Pumunta ako kagabi sa isang reunion event. Welcome home, Batch 69. Ginanap ang Golden Reunion mismo sa loob ng paralan kung saan ako nagtapos ng high school. Medyo delayed na yung reunion dahil noong nakarang Marso pa dapat, medyo nagkatong kasing abala sa trabaho o negosyo yung mga kapabatchmates ko. Malaki ang pinagbago ng paralan, pero meron pa rin mga pundasyon o establishmento sa loob ng paralan na naalagaan at nanatili pa rin nakatayo. Tulad ng chapel, auditorium, at yung kantina. Sa covered basketball court din na pagtitipon, may mga namukhaan akong kaklase at kaibigan. At may mga iba naman ay nakilala ko lang nung binanggit ng host ng programa yung mga pangalan nila. Masaya yung pagtitipon. Masarap yung nandang pagkain. May inarkilaring banda na ang tinugtog ay yung mga sikat na kanta noong kapanahonan ko. Noong bago matapos ang programa, binigay sa amin yung mga time capsule na binon ko at aking mga batchmates sa bandang hardin noong isang buwan bago kami magtapos ng high school. Kalahating siglo na nakakaraan, kaya di ko na matandaan kung ano-anong bagay yung nilagay ko sa cylindrical container bago ito saran at ibaon sa lupa. Basta, inaalala ko lang ay natusang kami ng aming guro na gumawaan ng sulat para sa aming future self. May mga time capsule ding naiwan. Sabi ng host ng programa, ito yung mga time capsule ng batchmates namin na namayapa na. Nabanggit na ibibigay mga ito sa naiwang miyembro ng pamilya nila. Noong natapos na yung pagtitipon, binigay ko yung mga business card ko sa mga kabatchmates ko. Nang biglang may tumawag sa akin. Dr. Santos. Dr. Santos. Dr. Jerry Santos. Ay, sorry, Attorney Butch. Ito pala business card ko. Minabot yung klase ko sa akin. Time capsule ni Freddy. Dahil wala silang kakilalang kamag-anak na pwedeng tumanggap ng time capsule niya. At dahil matalik na kaibigan ko naman si Freddy, baka ako na lang kumuha. Pumayag naman ako at kinuha ko yung time capsule ni Freddy. Hi ma'am, sir. My clinic will be closed and I have no scheduled hospital duties or appointments from December 20 to December 27, 2019. For concerns and appointments, you may contact my secretary at this number. Nag-set na ako ng out-of-office automated response sa aking business email. Dahil nakabakasyon ako ngayong Kapaskuhan at babalik sa trabaho mga ilang araw bago magbagong taon. Dahil sigurado akong abala na naman ang ER. Marami na naman kasing pasaway na madidisgrasya dahil sa paputok. Malapit na rin ako magretiro sa parating na Pebrero na yung huling araw ko sa trabaho. Pangalawang araw ng aking bakasyon, pumunta ako ng grocery para bumili ng mga panghanda ngayong Pasko. Marami akong pinamili dahil sa bahay ko magdidiwang ng Pasko yung mga anak ko at pamilya nila. Isa rin itong selebrasyon dahil kailan-kailan lang naging ganap na doktor yung isang apo ko. Napagod ako sa sobrang dami ng tao sa grocery at natagalan din dahil hinintay ko pa yung pinakuha kong passport size sa ID picture. Humingi kasi yung ospital ng isang ID picture at isang litrato kasama ang buong pamilya ko. Nalilalagay daw ito sa bulletin board. Parang alaw sa akin dahil matagal ako nag-servisyo sa kanila. Nagtabid na rin ako ng pera para pang aginaldo sa mga apo ko. Habang may bahay ko naman ay nilabas na yung mga recipe book niya. Tumuha ako sa aking study room para magkape at magbasa ng dyaryo. Dinala ko rin yung mga time capsules namin ni Freddy. Si Freddy ay matalik kong kaibigan noong high school. Freddy or Frederico Ismael is ahead of his time. Matalino at malawak ang pag-iisip at medyo radical. Naipaghamon ng debate yan sa mga guro namin dati, lalo na sa religion teacher namin.
di nakakaw ng paniniwala sa turo ng mga libro, paniniwala ng matatanda at mga guro. Siyempre sa panong iyon, ang iisipin ng mga tao, lalo ng mga kasagadad namin, ang iniisip nila, weird to si Freddy. Nung di pa masyado kilala siya noon, madalas itong mabuli. Nagsimula akong maging matalik na kaibigan si Freddy noong second year high school pa lang ako. Sinundo ko ng tatay ko noon sa paaralan para kumain kami sa labas. Aktibo pa sa kapulisan ng tatay ko noon. Habang naglalat kami ng tatay ko, papunta sa restaurant, may narinig kaming grupo ng lalaki na may inaaway. Nang makita namin sa isang eskinita si Freddy na pinagtutulungan ng tatlong lalaki, pinigilan sila ng aking ama at pinaghuhuli ang tatlong lalaki. Habang si Freddy naman ay napahiga sa semento dahil sa tinamong bugbog. Humingi ng tulong sa ibang pulis ang aking ama para madala sa presinto yung tatlong lalaki. Habang kami naman ang aking ama ay dinara namin si Freddy sa kalapit na ospital. Nasabi ni Freddy noon na ikinikilan siya ng tatlong lalaki at nung wala siya na maibigay, binugbog siya ng mga ito. Buti na lang daw na nabutan namin siya dahil sa akong sasasakin na siya noong isang lalaki. Pagkatapos magbigyan ng medical assistance si Freddy, hinatidan namin siya sa kanyang bahay. Nabutan namin sa kanyang tahanan ang kanyang ina. Naalala ko pa nga na langon-lango ito sa alak at walang pakialam sa nangyari sa kanyang anak. Produkto ng pangit na pamilya si Freddy. Lasinggera ang ina at ang ama naman niya ay iniwan na sila. Naninilibyan tuwing Sabado at Linggo si Freddy sa kanyang tiyahin. Ito ay bilang kabayaran noon sa pagpapaaral sa kanya. Inambisyon ni Freddy noon na maging abogado, pero dito natuloy dahil sa isang trahedya. Huli ko siya nakuusap na personal noong araw na binaon namin sa lupa yung mga time capsules. Kagagaling rin ni Freddy noon sa isang 5-day absence. Lumamit siya sa akin noon at may inabot na pera. Ito yung pera hiniram niya sa akin noon dahil kinuha ng kanyang ina yung pera na sana ay pambayad ng kanyang tuition fee. Sinabihan ko po noon na huwag niya na bayaran dahil yun ang biling kasi sa akin na aking ama. Nang pumilit pa rin siya at nilagay niya sa bulsa ng polo ko yung pera. Napansin ko rin na may pasa siya sa mukha at braso. Tatanungin ko na sana siya tungkol sa mga pasa niya at kung di niya mamasamain, paano siya nakakuha ng pera dahil sobra-sobra yung binigay niya. Pero bila niya ako niyakap at sinabi sa akin, "Maraming salamat sa lahat. Ikaw lang at iyong tatay ang nagparang daw na pagmamahal sa akin. Lagi kang mag-iingat, kaibigan." Pagkatapos nun ay naglakad na siya palayo sa akin. Lalapitan ko ulit sana siya, pero pinabalik na kami ng aming guro sa aming classroom. Sinuntob ako noon dahil medyo cryptic ang binitawan niya salita sa akin. Lalo pa akong kinabahan dahil hindi na siya bumalik ng classroom. Ilang araw din siyang hindi pumasok. Pinuntahan pa nga naming advisor na aking ama yung kanyang bahay. Pero sinabi na kanyang lasing na ina na ilang araw na itong hindi umuwi. Hanggang nakatanggap ako ng masamang balita sa aking ama. Nakita ay walang buhay na katawan ni Freddy sa isang motel sa Maynila. Nagbigti raw ito. Hinimatay at sising-sisi daw ang nanay ni Freddy nung binalita ito sa kanya. Inambot rin daw sa nanay ni Freddy yung kanyang mga naibang gamit tulad ng wallet, nirelos, at isang bungkos ng pera. Nakabalot yung pera sa isang papel na nagsilbing suicide note ni Freddy. Di lalagpas sa dalawang pangungusap ang nilalaman ng sulat. "Sa lahat, pasensya na sa abala. Paabot na rin sa aking ina yung pera. Maraming salamat.
Binuksan ko na yung time capsule ko. At ito yung mga nilalaman. Yung retrato ni Angela, yung crush ko dati, bottle opener na binigay na aking ama, retrato ko kasama ng aking ama at si Freddy. Isong papel, yung essay na isinulat ni Freddy, at higit sa lahat, yung sulat sa aking sarili. Medyo natatawa ako sa aking sinulat dahil medyo mali yung grammar at ang daming redundant na phrases. Pinangarap ko rin maging polis noon tulad ng aking ama. Pinabasa ko sa aking asawa, sa aking English-speaking na 10-year-old na apo, yung aking diyam. Tawa sila ng tawa, lalo yung apo ko, dahil English karapaw daw ako. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko yung time capsule ni Freddy. Pero naisip ko rin na wala na akong kilalang kamag-anak ni Freddy. Kaya nag-desisyon na buksan at tingnan ang mga nilalaman nito. Nag-alim muna ako ng matinitim ng dasal sa aking yung mao na kaibigan. Pagkatapos nito ay tinanggal ko na ang selyo ng time capsule ni Freddy. Ito yung nilalaman ng time capsule ni Freddy. Tatlong sachet ng Beatles pomade, isang pocket calendar na year 1969 na may litrato na isang sexing babae. Sinuyod ng pagkaalala ko, kinuha niya ito kay Tina, yung kutuhin namin kaklase. Yung litrato namin kasama ng aking ama at isang sobre, sa tingin ko ang nilalaman nito ay yung liham niya sa kanyang future self. Pero medyo nakapagtataka. Dahil pa siya gumalang liham sa kanyang sarili kung magpapatiwakal lang siya makalipas ng ilang araw. Dumaig ang aking pagkausisa at kinuha ko yung letter opener para makita ang nilalaman ng sobre. Binuklat ko yung nilalaman ng sobre. Dalawang yellow paper. Mahaba yung liham ni Freddy dahil dalawang yellow paper ang ginamit niya. March 27, 2020. Dear best friend? Napakamot ako ng ulo dahil sa haraping petsa ang kanyang nilagay. And why this letter is addressed to a different person instead of his future self? Naisip ko bigla na medyo creative itong si Freddy. Kaya madalas na nanalo ito sa essay writing contest. Mahari ito isang allegory. Basahin ko na lang. Dear best friend, kamusta ka na? Siguradong na sumasaya ka disposisyon habang binabasa mo ito. Kasama ang iyong pamilya at pamilya ng iyong mga anak. Marami ka siguradong katanungan tungkol sa aking kinahinatnan at kung sakaling gumagabag sa ito na ilang taon, humingi ako ng paumanhin kung hindi ko nasabi ang aking salubin noong huli tayo nakita. Maaaring hindi mo ito maintindihan o paniwalaan kung sinabi ko sa iyo nung panahon iyon. Walang ibang dapat sisihin dahil ako mismo ang nagdesisyon na wakasan ang aking buhay. You've always been a good friend and I believe your good traits still remain today. As a family man and by your destined profession. So, among the people that ever know, you're the only or deserving person to know the truth. Suntok sa buwan kung paniwalaan mo ito. Kung sakaling hindi, ang importante ay nasa mabuti kang kalusugan kasama ang iyong pamilya. Napaisip ako bigla kung para ba sa akin itong DM na ito. At paano niya nalaman na mababasa ko ito? Tinuloy ko na lang ulit yung pagbasa sa kanyang iyam. Maraming salamat ulit sa di na mabilang natulong. Pasensya na din, dahil alam mo naman ang dahilan kung bakit ako nanghiram ng pera. Pero gumawa na ako ng paraan para hindi masira yung aking palabra de honor na maibalik ang hinirap kong salapi. Sa totoo lang, hindi ko alam noon kung paano makapagbayad sa aking inutang. Hanggang
mismo oportunidad na lumapit sa akin sa oras na iyon. Pumunta ako sa sanglaan para magbasakali kung pwede maging pera na nag-iisa kong ilos. Mababa yung perang inalok sa akin, pero piratos ko na. Nang lumapit sa akin na isang banyaga. Nagpakilalang Consumer Insights Manager na isang bagong tayong kumpanya. Inalok ako ng trabaho bilang product tester. Hence the name, ang magiging trabaho ko ay sa akin muna pagagamit yung produkto para malaman kung pasalo sa kalidad bago muna ito ilabas sa merkado. Risky dahil para ako isang guinea pig. Pero desperate times call for desperate measures. Kaya tinanggap ko na ang kala kong magiging solusyon sa aking problema. Binigyan ako ng business card ng banyaga at sinabing pumunta ako kinabukasan ng tanghali. Nasa eksesibong subdivision ng opisina. Mukhang kailan lang lumipat yung kumpanya. Pinaupo ko ng banyaga at tinandaan ako ng mga kain at mainom ng assistant niya. Isa pang tumugon sa anyaya ng banyaga, isang maedad na lalaki. Nakausap ko ito ng bagya. Nasabi niya na dati na itong ginagawa, yung pag-product testing. Dumapit ulit yung assistant at binabot sa aming kasulatan. Mukhang Weaver. Tinaman na ako basahin ito. Yung medyo nahuli lang ng mata ko ay retroactive researcher daw. Tapos, ang dami scientific jargons. Kaya, pinirmahan ko na lang. Unang pinapasok ng lalaki sa isang kwarto. At makalipas sa isang oras, lumabas na ito. Masayang lalaki, nag-thumbs up pa ito sa akin bago umalis ng opisina. Nung ako na yung sumunod, pinapasok na ako sa kwarto. Parang sa loob ako sa laboratorio. Lima kami nandoon sa loob ng kwarto. Darawang lalaki na naka-laboratory suit, yung banyaga at ang kanyang assistant habang may sinusulat ito. Pinakubad yung damit ko. Nahiya ako noong una, pero sabi ng assistant, kasama yun sa pinirmahan ko, kaya kailangan ko sumunod. Tinignan muna yung vital signs ko. Pagkatapos ay, pinahiga ako sa isang hospital bed. May mga kinabit na yung mga kable sa iba't ibang parte ng katawan ko. At pagkatapos, pinasok ko sa isang cylindrical shape na machine. Claustrophobic ako, pero pinigil ko na lang takot ko dahil naisip ko na kailangan ko ng pera. May musika rin sa loob ng makina para yung mga pinapatugtog sa elevator. Nakarandam ako ng konting kuryente sa aking katawan. Sa tansa ko, mahalos 45 minutes ako sa loob ng makina. Noong natapos na, pinasuot na sa akin yung damit ko. Pumasok ko sa isa pang kwarto kung saan nandun yung banyaga. Tinanong ko kung ano yung susunod na proseso at asan yung produkto na susubukan ko. Tahimik lang yung banyaga at may inabot sa akin sobre at papel na kailangan pirmahan para katunayan na natanggap ko yung pera. Nanlaki ang aking mata at napangiti dahil para ako nanalo sa sweepstakes. Sobrang laki ng binayad sa akin. Nagpasalamat ako sa banyaga at sinabi ko sa kanya na kundi niya mamasamain para saan ba yung testing na ginawa ko at para sa anong klaseng produkto. Biglang sumimangot yung banyaga at tinanong ako kung binasa ko ba yung pinirmahan ko. Di ko na daw dapat yung tanongin at huwag ipalam sa iba. Isa silang contractor para sa isang ahensya ng gobyerno at isa daw itong top secret project. Sinabihan ako na huwag daw ako magkakamali na sabihin ko ito sa iba dahil alam niya kung saan ako nag-aaral at nakatira. Magkikita na daw kami pagkatapos ng isang buwan. Humingi ako ng paumanhin at nagpaalam na sa banyaga.
Medyo natakot ako sa babala ng Banyaga at piliting ilihim na lang itong nangyari. Doon na tinanong kung paano kami makikita pagkalipas ng isang buwan. Dahil ang importante, sobra-sobra yung nakuha kong pera. Bago umuwi ng bahay, medyo nakaranas akong sakit ng ulo at parang dumikit na sa tenga ko yung music ang pinatugtog sa loob ng makina. Nakaranas pa ako ng auditory hallucinations na parang may bumubulong. Inisip ko na lang na baka minor side effects lang ito. Hanggang nakarandam ako ng ulit ng hilo ng gabi at medyo nilagnat ako. Humiga na lang ako sa kama at bigla lang ako nakatulog. Nang biglang may umpa sa aking hita, napatay ako sa kama. Yung tatay ko na sa kwarto ko, galit na galit at hindi ko maintindihan ang sinasabi. Yung nanay ko naman nakatayo lang sa entrada na aking kwarto. Walang imig at emosyon. Ilang salita lang ang naintindihan ko sa tatay ko. Ibigay ko daw yung pera ko. Hindi ako pumayag at sinabi ko na umalis na siya. Bila siya naglabas ng balisong at sinaksak sa kumura ko. Nagising ako at silang palang itong masamang panaginip. Pero ramdam ko yung sakit sa hita ko, lalo na sa sikmura ko. Napadura bigla ako ng dugo. Napansin ko rin na may pasayong hita ko at galos yung tiyan ko. Naisip ko na maaaring isa sa mga side effects itong ginawa sa akin kahapon. Hanggang may sumigaw at kumatok ng napakalakas sa pito anong gabing iyon. Bigla ito ng nanay ko. Lalong kumirit ang sakit ko sa sikmura, yung tumabad sa akin yung tatay ko. At kung anong itsura niya at suot niya noong gabing iyon, ay ganun din sa aking panaginip. Dalig-dalang pumunta sa kwarto at kinandado ko ito. Kinuha ko yung pera ko at nagsalpa kagad ako ng damit sa aking bag. Sa dami ng damit na nadampot ko, yung uniforme ko pa yung nakuha ko. Dumaan ako sa bintana para makatakas. Nung di pa ako nakakalayo, narinig ko yung pagsira na aking pintuan. Di ko alam ang gagawin ko noon. Pupuntahan sana kita para makahingi ng tulong. Pero lalong lumala yung side effects. From auditory hallucination, naging both auditory and visual hallucinations yung naranasan ko. Habang naglalakad ako sa kalye, napansin ko nag-iba yung itsura ng mga establishmento. Nawawala yung mga tao at may sumusulpot ng mga ibang tao na medyo kakaiba na ang kasuotan. At makalipas ng ilang minuto, babalik siya ulit sa dati. Tumungo muna ako sa isang motel para magpalipas ng oras. Doon rin ako nakatulog sa sobrang pagod. Hanggang may pumuhos bigla ng tubig sa mukha ko. At pagdilat ko, nakatali na ako sa isang upuan at may nakapaligid na mga mukhang militar. Tinanong ako kung kailan pa ako naging makakaliwa at kung sino-sino yung mga comrades ko sa universidad kung saan ako nag-aaral. Wala akong maisagot na wala akong alam sa pinagsasabi nila. Naggalit yung isa at pinatay yung hinihitit niyang tabako sa kamay ko. Napasigaw at naiyak ako sa sobrang sakit. Inulit nila yung kanilang mga tanong at ako naman ay walang naisagot. Naglabas bigla ng parang manipis na batuta yung isang sundalo. Hinubad niya pambaba ko at tinutok sa ari ko. Naihi ako at napasigaw sa ramdamdamang kong kuryente. Nalaman ko na lang ulit na isa itong panaginip nung nagising ako sa kama ng motel na tinuluyan ko. Pero basang-basa ako ng pawis. Napansin ko naihi rin ako sa pantalon. Sobrang sakit din ang ari ko nang pumunta ako sa banyo. Napansin ko bigla na may malaking akong paso sa aking kamay. Di na ako nakapasok sa eskwelahan noong kinabukasan dahil sa dinanas ko. Pero noong hapon, pinili ko makapunta sa opisina kung saan ako ginamang human experiment. Marami akong katanungan na nagbabasakali na mabigyan ako ng gamot para matigil na yung naranasan ko. Pero pagpunta ko doon, sinabihan ako ng gwardiya sa entrada ng subdivision na bakante na yung bahay kung saan ako pupunta.
Paglabas ko ng subdivision, napansin ko nagbago ang anyo ng Epifanio de los Santos at napakaraming tao naglalakad. Karamihan ay nakadilaw na pantaas na may nakaimprintang silhouette ng mukha ng isang politiko. Bigla akong may nakasalubong at nabanggang tao. At bigla na lang naglaho yung mga tao at bumalik ulit sa dati yung kapaligiran. Tumungo ulit ako sa motel. Uminom muna ako ng serbesa bago matulog. Pagkagising ko, napansin ko na sa ibang kwarto ako at malamig ang paligid. Napansin ko medyo matagal pala ako nakatulog dahil alas 4:15 na ng umaga sa may orasan. Nung sumilip ako sa bintana, napagalam ako na sa mataas akong palabag. Maaari sa ibang motel o hotel ko. Magkalipas ng ilang minuto, naramdaman kong umuuga yung paligid at yung dekoryenteng lampara na nakasabit sa kisame. Nang biglang bumigay yung sahig, natumba ako at may dumagan sa akin. Hindi ako makakilos. Minirinig din ako humingi ng saklolo, pero wala akong magawa at di rin makakilos. Napagalaman kong panaguinip ulit ito nung nagising ulit ako sa pamilya ng lugar, yung motel na tinutuluyan ko. Pero nanatili pa rin yung amoy ng semento at alikabok sa ilong ko. Napagdesisyon ko ulit na hindi muna ako papasok sa eskwelahan. Naisip ko rin na sobrang vivid yung mga napakinipan ko. Parang totoo dahil nakaharadam ako ng sakit at buwabaks ito sa aking balat. Kung mapapaliwanag ito sa siyensya, maaaring self-infliction which manifested for my dreams. Bumili na rin ako ng mga pambalot at gamot sa sugat, pain reliever, kung sakaling makakadanas ulit ako ng sakit mula sa aking panaginip. Hindi ako nagkamali nung nakatulog ulit ako. Mukhang nasa ibang lugar na naman ako. Isang opisina. Nagkakagulo yung mga tao. May mga tumatawag sa telepono para humingi ng saklolo. Ang iba naman ay may hawak-hawak na bagay na nakalapot sa kanilang tenga. Parang isang portable phone. Habang yung katabi ko naman ay nagdadasal. Sa itsura ng opisina at mga kasamang kagamitan, pati na rin sa pananamit ng mga tao, mukhang nasa modernong panahon ako. Iba rin yung lahi ng mga tao at salita nila ay nasa wikang Ingles. Lumapit ako sa bintana at napagalam ko na sa iba akong bansa. Nagkakagulo yung mga tao sa labas. Napansin ko na susulog yung katabing kusali. At ilang minuto lang ay bumigay na ito at paunti-unti itong naturog at pumagsak. Nung nakita ko ang itsura ko sa salamin, napagalam ko na sa iba akong katawan, isang middle-aged na Caucasian. Nagulat na lang ako nang biglang nagsigawan yung mga tao sa opisina. Sa buong buhay ko, doon lang ako humingi ng saklolo at binanggit ang pangalan ng Diyos. Noon nasaksihan ko yung kinatatakutan ng mga tao. Palapit ng isang eroplano sa gusali na tinatayuan ko. Bago ito bumangga, nagising ako at napansin ko na parang nalapos ng konti yung balat ko sa hita. Tinigil ko bigla yung pagbasa sa liham dahil hindi ako makapaniwala sa manilalaman nito. Tinawagan ko yung organizer ng reunion na pinuntahan ko. Tinanong ko kung may nagbukas ba ng mga time capsules bago ito ipigay sa mga may-ari. Tumipensa yung organizers sa aking aligasyon at sinabing walang ibang tao ang nagbukas ng mga time capsules at nasa original pa na selyo ang mga ito. Kinuha ko rin yung essay na ginawa ni Freddy para maikumpara yung penmanship niya. Magkatulad yung sulat kamay at mahirap gayahin ang penmanship ni Freddy. Nilabas ko bigla yung cognac na balak ko sana inumin sa retirement ko. Hindi ko na inamoy at ilasaan yung cognac. Gusto lang kagad na tamaan ako para may lakas ang loob ulit akong ituloy ang pagbabasa sa liham. Hindi ko na binasa yung ibang detalye na kasunod na pangyayari sa liham ni Freddy. Dahil nabalitaan ko na ito
at tapad ko na sa internet yung kalunos-sulos na nangyari sa mga binihag ng isang teroristang grupo. Marami ako nilaktawan. Ang huling binasa ko na lang yung huling talata sa liham ni Freddy. Di ako lumabas ng kwarto at sa buong buhay ko ngayon, ngayon lang ako naramdam ng sobrang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Kinaya ko yung di pagpaparamdam ng abor ng aking mga magulang. Pero itong manangyari sa akin noong nakalipas sa gabi ay napaisip ako. Kahit pirito kong mamuhay ng matiwasay sa masaklap na trahedya at masakit na kabatayan ang kakahantungan ko. Kung magkita man kami ng banyaga, I don't care anymore whether I'm a successful nor a failed experiment. Nakailang tasa na rin ako ng kape nung araw na iyon dahil di ko na kayang mga saksi ng trahedya at maharandam na sakit na dulot nito. Narong bagay ang aking pinagpilian. Tanggapin na lang na nasisiraan na ako ng ulo. Wawakasan na lang ang aking buhay. Hindi rin napigilan ang kape yung antok ko at kusa na akong napapikit at napahiga sa kama. Binaba ako sa ambulansya at sinugod sa emergency room ng isang ospital. Pagkatapos ay nilagay ako sa kama. May hawak-hawak rin ako sa staff toy at mukhang nakatawan ako ng isang paslit. Napansin kong balot na balot yung mga nag-aasikaso sa akin. Itatanong ko sana kung ano nangyari pero hindi ako mapagsalita dahil parang may pumipiga sa akin dibdib. Mukhang inatake ko ng asthma o meron akong lung-related illness. Narinig ko sa isang nag-aasikaso sa akin na sobrang taas ang lagnat ko. Medyo nagbigay lang ng lakas ng loob sa akin nung marinig ko yung boss ng isang matandang lalaki. Sinabihan ako na magpagwali kagad ako dahil may pupunta kami isang children's party. Lagi ko lang daw inumin yung gamot ko at makinig lagi kay kuya at ate nurse. Pero sa puntong yun, mukhang alam ko na ang kakantungan ko. Mamamatay ako habang tulog at ayoko mangyari iyon o mamatay sa ganong sitwasyon. Sa sakit na dinanas ko, pinili ko pa rin ito'y labanan dahil sa pag-uroga at pag-asikaso ng mga nurses, lalo na yung matandang lalaki na madalas magparandam sa akin ng pag-asa at pagmamahal na hindi ko manaramdaman sa aking mga magulang. Hindi ko man nakikita ang itsura nila dahil sa sobrang balot na kasuotan nila. Napansin ko ang kanilang kapaguran at puyat para lang maisalba ang buhay ko. Nung tumagal, unti-unti ko rin naramdaman na bumabalik ang aking lakas at sa kalaunan, nabanggit ng isang nurse na magaling na ako. Halos isang buwan daw ako na malagi sa ospital, pero sa araw na ito, uuwi na daw ako. Andito na rin daw yung mga magulang ko para sunduin ako. Sinakay ako sa wheelchair ng nurse habang nakakabit na dextro sa akin. Doon na sa ground floor na ako, sinulubong ako ng pagbati at palakpak ng mga staff ng hospital. Habang yung mga iba naman ay may hawak-hawak na placard na may nakalagay na "Congratulations, Jeffrey." Sinulubong ako ng isang babae at lalaki. Maaari ito yung mga magulang ng bata. Niyakap ako at hinilakan ng nanay. Habang yung tatay naman ay may nalabas sa parang maliit na parehabang bagay na may ilaw at tinapat sa akin at doon sa nanay. Bigla ko naisip yung matandang lalaki o yung doktor na nagpagaling sa akin. Kaya tinanong ko ito sa nurse. Kahit nakatakip pa kanyang bibig at ilong, nadama ko yung kalungkutan sa kanyang mga mata at yung gusto niyang ipahiwatig. Napaluha ako dahil di ko man napasalamatan yung doktor o nakita masakit ang kanyang itsura. Dinala ako ng nurse sa tapat ng isang bulletin board. Habang may isang reporter na nagsasaraysay ng kabayanihan ng doktor na nag-aruga sa akin.
Tinuro ng nurse yung litrato ng doktor. Maraming salamat at mahal na mahal kita, kaibigan. You're also been a good person, a gift from God, a best friend, and a brother to me. Though, you are the creator of your own destiny. But I believe you're better and deserve to be within the loving arms of your beautiful family. After the sacrifices, love, hope you show to other people, most especially for those in dire need. At least, nayakap kita bago ko mamaalam. Sana maintindihan mo ako. For now, just enjoy life since you deserve it. Your best friend, Freddy. Kung sakaling maabot kayo sa parting ito, ako po ay taos-puso na nagpapasalamat at sana ay nagustuhan niyo po ang aking kwento. Kung sakaling di pa po kayo inaantok, sana po ay pakinggan niyo rin ang mga nauna kong nilatalang kwento. At para masubaybayan niyo po ang aking mga parating na kwento, pindutin niyo na lang po ang subscription button. Maraming salamat.